Isang mapagpalang hapon po sa atin mga kabarangay. Ang atin pong oras, ganap na pong 47 minutos, makalipas na po ang alas 3 ng hapon. At ngayon po ay atin na pong tutunghayan ang atin pong problemang pag-ibig na ipinadala sa atin po ni Kuya Jess. Oras po natin, ganap na pong alas 3:47 na po ng hapon. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod na si Kuya Aye. Dito pa rin po yan sa ating palatuntunang Dear Kuya Aye Letter Sender. Magandang hapon, Kuya Aye. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Jess mula po sa bayan ng Rojas, Palawan. Gusto ko pong humingi ng advice kung ano ang aking gagawin sa aking problema ngayon. Isa po akong bisexual na nagkaroon ng boyfriend. Tanggap po ito ng pamilya ko. Actually, live-in na kami dati. More than 6 months kami nagsama doon sa aming barangay. Kuya Aye, so far, andito ako ngayon sa Puerto Princesa. Nagtatrabaho sa isang private company bilang HR manager. Kuya Aye, dito ko nakilala si Mika. Naging magkaibigan kami at hindi tumagal, naging kami nga ni Mika. Si Mika ay isa sa mga niloko ng mga lalaki na naging kasintahan niya. At nalaman ni Mika na mga bakla din ito. Hindi lang isa kundi tatlo ang naging kasintahan nito. Kuya Aye, naikwento niya ito sa akin ngayon kami na at mag-isang taon na kami. Kuya Aye, galit na galit siya sa mga lalaking bakla dahil hanggang sa ngayon, nasa puso niya pa rin ang kanyang nakaraan. Kuya Aye, anong pwede kong gawin kasi isa din ako sa mga hate na hate niya sa mga lalaki at hindi niya pa alam ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Kuya Aye, mahal na mahal ko siya ng sobra at natatakot ako dahil gusto niya na umuwi kami ng Rojas, Palawan. Baka kasi malaman niya ang tunay kong pagkatao na isa akong bisexual dati at ang mga nakaraan ko. Sana mabigyan niyo po ako ng payo kung ano ang aking dapat gawin. Hanggang dito na lang po ang aking liham, nagmamahal, Jess. At yan mga kabarangay ang ating problemang pag-ibig na ipinadala po sa atin ni Kuya Jess. Ang ating pong oras, ganap na pong alas 4:02 na po ng hapon at ako po'y magpapaalam na mga kabarangay. Pero bago po yan, ito po'y aking may papayo para kay Kuya Jess. Kuya Jess, hindi masama ang ipagtapat mo sa kanya ang nakaraan mo. Alam mo, nakaka-proud na yung isang bisexual na tulad mo ay namulat sa katotohanan. Kung tunay na mahal ka ng GF mo ni Mika, sabihin mo man sa kanya ang katotohanan ay tatanggapin ka niya. Isa pa, pass na yun eh. At dapat niyong harapin ay kung ano at sino kayo ngayon. At kung tunay talaga ang pagmamahal mo sa kanya, dapat lang na malaman niya ang nakaraan at ang buong pagkatao mo. At magpakalalaki ka na para sa kanya. Isa pa, walang nilika ang kung may kapal na gay or lesbian. Tanggapin at pahalagahan mo kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos. Thank you and I pray na maging happy ang love life mo at ang relasyon mo. Deserve mo maging masaya, Kuya Jess. Ayan, oras po natin mga kabarangay. Ganap na pong alas 4:03 na po ng hapon. And that time check was brought to you by Maxan 8-in-1 Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Ang Maxan 8-in-1 Coffee ay mabibili lamang sa Brigade Healthline Corporation at sa mga authorized pharmacy nationwide, mga kabarangay. Once again, Kuya Jess, maraming thank you. And sana maging maayos ang takbo ng iyong relasyon. God bless, Kuya Jess. At ako po ang iyong nakasama, mga kabarangay, ang certified kuya ng bayan, ang lalaking may STD, sipag, tiyaga at determinasyon. The one and only Kuya Aye ng Palawan. God bless and to God be the glory. Have a blessed Saturday afternoon, mga kabarangay.